Energy. Para pagpatanggal bad vibes. O dapat yung mga problema iniiwan sa bahay. Kaya dapat everyday lagi tayong yes! Oo, kasi kung minsan kapag kadala-dala natin sa opisina, yung kabadripan natin sa bahay, ang ako, sigurado ko, buong maghapon, oo, nakasimangot kayo. Kaya dapat happy-happy lang. O kapag ka may problema, iwanan sa bahay yan. Yehe! O pero siyempre, di naman sa mga nag-yehe, dapat sinasabi yan kapag halimbawa natutuwa ka. O pero kapag halimbawa wala naman nakakatuwa, huwag kang yehe, nang yehe, nang yehe. O kasi baka mamaya mapagkama ng aning-aning ka. Anyway, so sa Facebook Live. Hello! Ayan, ang dami-dami na nating viewers. O, sana dumami pa. O, magandang gawin yan, no? I-like natin, tapos i-share natin ang video. O, para pare-parehas tayong masaya. Anyway, pagkala mo, sabi nila, pagdating daw sa pagpasok sa opisina, naku, para daw hindi ka malate, o, isipin mo lagi kang may date. O, diba kapag halimbawa, lagi mo yung iniisip, o, yung kadate, yung jowa mo, hindi ka nalilate talaga. O, sana lang talaga, no, hindi ka nalilate. Pero kasi karamihan, no, no, mga may date, o, kapag halimbawa, first date nila, medyo maaga pa yan. Second date, medyo maaga pa yan. O, pag third date na, o, dyan yung late ng 25 minutes, nalilate ng 30 minutes, nalilate ng 45 minutes, o, yung iba, hindi na sinisipot. Oo, kaya ate, kung halimbawa nasa convenience store ka ngayon, o hinihintay ang kadate mo, yung katagpo mo, at hindi pa dumadating 3 oras sa umuwi ka na. Nakakaloka. Yung iba naman ang dahilan, o kaya nalate o sa opisina, minsan yung alarm clock daw nila hindi na naman nag-alarm, o yung cellphone daw nila hindi na naman nag-vibrate, nasisi pa sila. Kawawang mga cellphone at ba kung ano-ano pa napapagising nila sa umaga, di ba? O pagka ganyan, halimbawa hindi na talaga nag-vibrate o yung cellphone, mapalitan mo na ng live one. O sigurado ko kapag ka live wire na yan, o, magigising ka dyan. O hindi lang ikaw ang magigising, pati diwa mo gising. At ang masama, o hindi lang ikaw ang gising, o pati yung mga magulang mo gising na gising din. Mag-aalala sa'yo yan. Anyway, gandang morning mga bangga. Oras sa buong kabuluan ng Pilipinas, Philippine Standard Time. We got 25 minutes makalipas ang alas 9 o'clock in the morning. At syempre, isang magandang morning po sa lahat po ng mga bangga natin na fresh umalis. O pero pagdating sa opisina, pawis na pawis. Yung tipong mapapasabi ka na lang, te, di ba may work ka? Pero bakit ganun? Mukha ka nag-work out. Akala ko pupunta ka opisina. Pero bakit ka? Parang ka nag-gym. kasi si ate, oh, pawes na pawes. Kaya pagka ganyan, oh, pangga, kung medyo pawisin ka, oh, dapat huwag lang panyo ang dala mo. Magdala ka na ng towel. Nakakaloka. O siya, o sige, sa lahat ng mga pawis na pawis, kung ano man ang ginawa nyo, bala kayo dyan. Kung dulot ba yan ng, syempre, ng init sa labas, o dulot yan ni Mister, bala kayo dyan. O bakit ni Mister? Oo, kasi pinaglinis si ate, kaya pawis na pawis. O iba talaga, dudumi ng utak nyo, pa-laundry nyo.
Oh, eto na. Ang mga sumagot sa aking Facebook fanpage, www.facebook.com/RicoBaby1067. Sa aking katanungang ano-ano nga ba mga bagay na pampagising sa umaga. Uy, maraming salamat sa mga nag-comment, lalong-lalo na kay Ray Marie Stamio. Sabi niya, DJ Rico, bagay na pampagising tuwing umaga. Bigyan ng mouth-to-mouth resuscitation. Naku, magligising nga yan, di ba? O, lalo na kapag kayo nagbigay sa'yo niyan, alapan toothbrush. Tapos kagabi, ang ulam tuyo. Yung tipo pa palapit ka pa lang, hindi mo pa ginagawa yun eh, di ba? Talagang magigising ka na eh. Kaya kung hindi na effective yung mga cellphone nyo, tawagin nyo yung mister nyo. O sila ang maging pampagising nyo sa umaga, yung hininga nila. Hello. Ito naman ang sabi ni Michelle Figueroa. Nakabagay na pampagising sa umaga. Naku, pwede ba sa gabi? Tuwing gabi kasi ako ginigising eh. Patay tayo dyan. Kapag sa gabi kang ginigising, iba yan. Yung tipo mapapa 8-8 ka dyan. Pag ginising ka niya. Ito naman ang sabi ni Mayan Cruz sa www.facebook.com/RicoBaby1067. Mayan Cruz sabi niya, bagay na pang pagising sa umaga, yung tawag daw ng jowa niya. Sabagay kung minsan yung mga jowa natin, di ba, every morning, tumatawag sa atin yan. Na minsan tuloy, ang sarap sabihin nga, Han, promoter ka ba? Ente ka ba? Bakit tawag ka ng tawag tuwing morning? At saka yung tawag ng mga jowa natin, ha? Naku, parang ano yan eh. Parang sikat na linya sa pelikula eh. Not once, but twice. Yung tipong kapag hindi ka sumasagot, di ba? Tawag ng tawag. Kung minsan iniisip nila, ha, siguro hindi pa nagising. Hoy, mga jowa, hindi dahil sa hindi pa siya nagising. Nandudun na siya sa meeting. Kaloka. O siya, maraming salamat sa lahat ng mga sumagot sa aking Facebook page. Ito naman, magtumo naman tayo sa mga naka-live streaming ngayon. Sa lahat ng ating mga viewers sa Energy FM Facebook page, hello po sa inyo. Ayan ha, magbigay kayo ng mga bagay na pampagising. Oo, sana naman maganda yung sagot nyo. O siya, eto, simulan natin ha. Mula kay Edilita Zapanta, nakasabi niya, DJ Rico, bagay na pampagising yung wala kang makain. Oo, sa bagay, di ba magigising ka talaga niyan? Yung wala kang makain, magiinit ulo mo niyan. Yung umagang umaga, wala kang nakitang wala kang nakitang pa-breakfast mo. Patay tayo dyan. O, eto naman, nakikinig naman sa atin ngayon. Siyempre, sabi niya, Jeffrey Piano. Ayan, pabati naman DJ Rico sa tropang mananahi dito sa Giginto, Bulacan na sina Joey at si Ate Liza. Nako, ang sagot ko dyan, siyempre, bagay na pampagising yung paghigop daw ng mainit na kape. O, pero siyempre, hado sa makakagising pa lamang, ingat-ingat din po kayo sa kakahigop ng mainit na kape. Kasi yung iba, akala kape, yung pala toyo na ino. kasi sila gising, yung diwa nila hindi gising. kaya sabi nila, yan ba yan yung nasa lamesa? Sige, inamin ko. Bigang binuga. akala kape toyo pala. Ano naman, ang sabi naman sa atin ni Tess Phillips, ayan na, nakatutok sa atin ngayon sa ating Facebook Live, nakakagising daw sa kanya, ano tong itlog? Paano ka ginigising ng itlog? Diyan ba sa Australia, itlog tumutunog? Yung itlog ba dyan, alarm clock na? Nakakaloka yung mga sagot ha. Pero I like it. Very witty. hindi. Yung amoy daw ng itlog. May amoy bang itlog? O sa bagay, mabaho na kapag kapanis na ang itlog. Ito naman, ang sabi naman, syempre ni Aaron Santos, gandang umaga DJ Rico,
bagay na nagpapagising sa akin tuwing umaga, yung pagligo daw ng malamig na tubig. Oy, sa bagay, pwede rin, no? Oo. Yung tipo nga, halimbawa, umagang-umaga, buhusan ka niyan. Sigurado gising na gising ka. O di naman kaya, halimbawa, sa pakikipag-inuman, di ba, inumaga na kayo, tas uwian na, tas ikaw hindi ka pa nagigising. Ang ginawa sa'yo ng barkada, binuhusan ka eh, ng isang bucket na yellow. Pag yan ang ginawa sa'yo, sigurado, ikaw ay gising na gising. Ay, nako. O siya, sige, ito naman ang sabi ni Nilda Lunar. Hello, good morning, Rico baby. God bless you always. Sana kunin ka na ni Lord. Grabe ka sa akin, ha? Sabi ni Adi Nilda, bagay daw na nagpapagising sa kanya, syempre, walang iba, kundi yung boses ng nanay niya. Oo, yung mga boses ng nanay natin talaga nakakapagpagising sa atin yan eh. Naku, minsan ang sarap isipin na, Nay, sa lakas ng boses mo, siguro noon, pinaglihi ka sa megaphone. Oo, sobrang lakas kasi ng boses mo. Rinig na rinig hanggang kapit bahay. Nakakaloka. O siya, ibang sagot naman, o, yung witty ha. Sa Facebook pa rin ng Energy FM kung gusto mo humabol. O sige, takbo. O sabi ni Rodalina, Gate, nako, yung pampagising sa akin, Rico baby, yung anak ko na nanghihingi ng baon. Nanghihingi baon. O sa bagay, no, magigising ka talaga niyan. O lalo na kapag wala kang ibibigay na pambaon. Ay nako. O siya, sige, ano pa ba mga bagay na pampagising sa inyo? Bukod sa bunganga ni nanay, ano pa ba? Sabi ni R. Iliana Quiroz, nakakagising yung bigla kang tatawagin sa trono. Oo, sa bagay, lalo na pagkagising mo, ihi ka na. O buti nga ginising ka ng ihi mo eh. O yung iba hindi na ginigising eh, di ba? O nagigising na lang sila nang nakaihi na. O kaya wag na po kayo magtaka kung halimbawa ang kapitbahay nyo o yung kutsyon nila eh nakasampay sa bubong. O nandun sa bubong, isa na po ibig sabihin nun. O nakaihi po sila sa kama nila. Nakakaloka. O siya, sige, comment pa. Sabi ni Ate Raquel Aguilar, tumamaw, good morning po sa pampagising ko sa umaga. Ang alarm clock ko, yung boses mo. Oh, yung tipo kapag narinig ko, gising na ako, nakakabulahaw. Ayan, good morning sa inyo. Oy, good morning, pabati naman daw yung pampagising ko sa umaga. Yung kapitbahay namin, ang lakas ng tugtugan nila. May mga ganyan kapitbahay, ano? Yung tipong kung makapagpatugtog ng music, akala mo araw-araw may fiesta. Araw-araw birthday. Na po minsan sarap sabihin, hoy, magpatulog kayo. Nakakaloka. O siya, sige, shoutout lang daw. Eh, nakikinig sa atin, sabi nga, DJ Rico baby, my loves, ma-shoutout naman ito yung mga katrabaho ko dito sa Probag, na sina May, Genesis, Janine, Ronnie, Tintin, Jeff, sa kamahal kong asawa na si Sir Cruz Perido, ako nga pala si Kerlin ng bagong Barrio Caloocan, always nakatutok sa 106.7 Energy FM. At syempre kay Sir Brian Liam ng BNY Jeans, maraming salamat sa pagtutok at sa lahat po ng ating mga pangga online. Ayan, hello, hello po sa inyo, huwag niyo po sanang kalimutan, ilike ang aking official fanpage at www.facebook.com/RicoBaby1067. Makakasama nyo pa rin ako all the way up hanggang alas 11 ng katanghalian. Katanghalian talaga. Oo, kaya tanghali na sa akin yun. O kasi alas 11 pa lang. Oo, feeling ko lunch break na. Tutok lang mga pagka dito pa rin sa 106.7 Energy FM, kasama si DJ Rico Baby, ang DJ na sa inyo ay nagsasaming hindi lahat ng may pangalang baby, baby tawan ka. Pag sakin ka napunta, pangga, baby loves kita. Tutok lang dito sa 106.7 Energy FM, pangga, wag mong sabihing radyo sa